mga anak, patuloy na ipinapaalala sa inyo na ito na ang mga huling panahon. Kung kaya kumilos kayo at ipangalat ninyo ang mabuting balita. Sapagkat ito ang aking kalooban, sapagkat hinuhusto pa ang bilang ninyo. Kung kaya huwag kayong magwalang bahala. Kayo'y pinakalooban ng mga kaloob, gamitin ninyo ito. Huwag ninyong pag-alinlanganan, sapagkat mahayag ang aking pangalan, ang aking kapangyarihan, kung ito'y inyong pinahalagahan at isinasagawa. Mga anak, sa inyong paggawa, ilakit ninyo ang pag-ibig at pagpapakumbaba upang kayo'y maging mga epektibo kong mga manggagawa. Mga anak, pahalagahan ninyo ang mga kaloob na ito sapagkat ito'y ibinigay sa inyo ng walang bayad. At sino mang magpapahalaga dito at gagamitin ito, tunay ng kayo ang aking mga tinawag. Kayo'y patuloy na humayo sapagkat ito na nga ang huling panahon na ang bawat isa'y aking kakasampanin. Kung kaya patuloy kayong mag-aral din ng aking mga salita upang gumawa kayo ng walang anumang pagkakamali. Pahalagahan ninyo ang mga aral na ibinibigay ko sa inyo. Pahalagahan ninyo ang mga turo na ibinibigay ko sa inyo. Ngayon din, pahalagahan ninyo ang mga oras na gawain para sa akin. Sapagkat ito ang magbibigay na sa inyong katatagan sa inyong pananampalataya. Malapit na akong dumating. Humawa kayo sa aking salita, mga anak. Okay, magandang umaga sa ating mga kapatid. So, yung po meron bago na napunta rito, pakitayo nga. Yung po, ano dyan? Yung kailan po napunta na? Asawa ni. Yung asawa ni sister. Jing. Asawa ni sister, Jing daw. Ayan. 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 Panginoon, at ang kanyang biyaya ay patuloy na ipinagkakalob sa atin. Kaya sinabi ko sa aking kahapon na kayo na mga nasa kalagay ang sinasanay ng ating Panginoon. So kayo, mga sinasanay magturo. Every time na makikinig tayo, so yung ko natin, ginagamit natin yan sa pagbigyan ng mga mensahe kung saan-saan, kung mga pagbati. So, maganda kayo mag-take note eh, nag-take note. Ako, ganun po kasi ako eh. Simula po nung mag-aaral kami, lalo ko may dalang papel. O kaya maliit na notebook, Basta ako may narinig na salita, yun, pupukaw sa iyong puso at kaisipan. So, yun. Lumalawak po yan. So, ibig sabihin, nangungusap ang ating Panginoon dyan. Kaya, huwag tayong titigil sa pag-alaw ng mga katotohanan. Kasi ito yung ating kayamanan eh. Yung pagbibigay sa atin ng Diyos sa mga revelation na hindi naman yan talaga ibinibigay yan sa ibang mga iglesia sapagkat yung lamang church na itinayo ng ating Panginoong Jesus, doon lang siya nagpapakahayag na sinabi niya, and I will manifest myself. Siya mismo magpapakahayag sa iglesia na kanyang itinayo. So tayo ay patuloy na binibigyan ng mga salita ng ating Panginoon sa ikatitibay, sa ikatatatay, sa ikalalago ng iglesia. At ngayon, nasa ibang
lugar ng bansang ito na kasama din natin na nag-arouse ng panumpan. So, pagpalain kayo ng Panginoon na kahit tayo po ay malayo sa physical na kalagayan, ay malapit din naman tayo sa isa't isa. Magkakasama pa rin tayo. At kayo nasa ibang bansa, ha, na kung saan kayo ay pinadala ng Panginoon dyan para magtrabaho. So, isa lang natin tataguyod na parang panagkanyang itinuro sa atin na siya nabigay sa atin ng liwanag nang tayo ay gisigin ng ating Panginoon sa napakatagal na pagkakahinding. Amen po ba tayo? Gising ho ba kayo? Amen. Pag sinabi gising, wala matutulog. So, meron tayong tinatawag na physically present pero spiritually absent. Ano? So, kailan nangyayari yun? Yun nga, kapag ang ating puso at kaisipan ay nadaya na kalaban. Kasi, alam po ba ninyo? Alam po ba natin? Hindi pa, kasi hindi pa sinasabi. Kasi, ang Diablo at ang kanyang mga kampo, yan ay abala, very busy yan. Para yung inyong mga kaisipan, yung ating mga kaisipan, ay nakawin, nasunin ang salita ng Diyos na itinatanim sa atin. Kaya iyan, hindi yan nagpupunta. At wanda sinabi ko sa inyo, sa mga iglesyang hindi naman itinatag ng ating Panginoong Jesus. Iyan ay palagi abala-abala, nakabantay dyan sa pinto, doon sa iglesia itinatag ng ating Panginoon para sa kahit sa kapirasong kadahilanan ay mailihis yung ating mga kaisipan sa pakikinig. Kaya tayo ay maging aware, lagi tayo magpantay. Sabi ng Bible, sabi ng St. Peter, ang kalaban ay parang leyong umaatunman. Ha? Na walang ginawa yan, aali-aligin sa inyo at tumahanap ng masisila. Naniwala po ba kayo? Kaya nasa tabi lang ninyo yun. Pero hindi yung katabi ninyo. Ibig sabihin, sa bawat sa atin, pwede niyang gawin ang pang-aabala sa ating paikinig. Sabi niya ni Santiago, maging listo kayo sa paikinig. Kasi ang ating mga espiritu, nakikinig sa Word of God dyan. Amen po ba? Pero yung ating five senses, ang pinapakaramdaman yan, ang pinapakinggan yan, ay ang mga espiritu mapanghikayat at aral ng mga demonyo. Kaya kayo, pag tayo pumunta rito, ready na tayo na maging nasa espiritu. Amen po ba? So, malakas at magiging makapangyarihan ang ating pakikinig. Kapag tayo nagpunta dito, taglay ang Espiritu Santo. O, handa na po ba tayo? Amen. So, narito ang salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan. Makikita natin sa sulat ni Propeta Isaiah 55:9-12. Isaiah 55:9-12. Ito ang sinasabi, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad, aking mga daan, ay lalong mataas sa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe o yelo, yung snow, ay mula sa langit at hindi bumabalik doon. Siyempre, bumagsak na yan. Andiyan na yan sa lupa, magbabasa sa lupa. Ang bumabalik doon, yung taga-water vapor. Ano, tama po ba yan, mga scientists? So, yun ay pagsumikat yung araw. Kundi dinidilig ang lupa
at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa paghahasi at pagkain sa mga kumakain. So, ito yung literal na pagkain ito. No? So, magiging gayon ang aking mga salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kung gaganap ng kinalulugdang ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. So alam naman natin, ang bibig ng Diyos ay ang, sa panahon ngayon, apostol, propeta, evangelista, pastor, at mga guro. Liban sa lumang iyan, wala na siyang bibig para sa mga tao. Amen po ba? Kaya mapalad kayo, kayo kasi may mga bibig ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya tayo, mga bibig ng Diyos, at sinasanay ng mga bibig ng Diyos, aba, i-edit na natin ang ating mga bibig. Amen po ba? Lalo tayo, mga nagtuturo. Kunig talata, kasunod niyon, sapagkat kayo'y magsisilabas na may kagalakan at papatnubayang may kapayapaan, ang mga bundok at mga buron ay magsisibulalas ng pag-awit sa harap ninyo at ipapalakpak na lahat ng punong kahoy sa parang ang kanilang bakamay. So, pasalamatan natin mga kapatid na ating Panginoon. So, yung halaman, wala naman talagang kabayan para kumalakpak. Amen po ba? Pero sa mga ibang mga nagtuturo, makita nyo na, may pakpak yung halaman. No. Ang ibig sabihin, pag umiipo ang hangin, ang pinakapalakpak ng mga puno, ng mga iyo, kaya ng mga dahon, nagsasabing bayan po iyan. Pero hindi po naman literal sapagkat hindi mo naman tao yan. Okay, pupuntayan, wala ka pati. So ito ang ating pinaka-title, magiging gayon ang aking mga salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa atin na walang bunga. Kaya tayo, ang bawat isa sa atin, hindi lamang mga propeta, ang apostol, propeta, ay nasa five-fold ministry. Hindi lamang yan ang mga bibig ng Diyos. Marami dyan o lahat ng kabahagi sa iglesia o sa katawan ng ating Panginoong Jesus, lahat tayo bibig ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat nang tayo mabautismo sa Espiritu Santo, lahat, ay nang ito'y dumating sa atin. Sinabi na Acts 1:8, ha? At kayo ay magiging mga saksi ko. O kinikinig, at kayo ay magiging mga bibig ko. Amen po ba? So yung mga bibig natin, huwag ulititikom yan. Kaysa yun, walang tayo sa kadadaldal, sa kung ano-ano mga bagay. Okay, atin pong gamitin ito sa pagiging saksi at pagpapatuto sa pagkatayong lahat ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Ganun pa man, ang pinakanais na ating Panginoon, tayong lahat ay kanyang maging bibig. Alam po ba? Wala naman pipi sa atin. Alam po ba mga kapatid? Ang kadakilaan ng Diyos ay hindi kailanman maaaring maihatulad sa kanino mang tao. Dakila man siya o gaano man siya kadunong at itinuturing ng mga pangyarihan sa sanglibutan ito. Pagkat ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay totoong limitado lamang at pawang may hangganan ang karunungan at kaalaman at kapangyarihang kaloob sa kanya ang Diyos na lika sa tao. Kaya kung meron mang mga tao sa mundong ito na mga nagpapalagay sa kanilang mga sarili na para bagang sila'y mga Diyos at mga Panginoon. Ako, napakarami dito. Ay, lalo na yung mga mayayaman. Eh kung magkamisan nga, hindi mayaman eh. Ha? Maraming mga tao, kahit wala namang pero, wala namang ikakaya, ay sobrang yabang. Napalagay sa kanilang sarili na sila na yung matataas at pararangan ng tao. Sila ay tinuring
yung mga nagtuturing sa kanilang mga sarili na higit na makapangyarihan sa kanilang kapwa. Sila yung mga taong walang Diyos na kinikilala. Samantala, kabaliktaran. Sa atin ang mga mananampalataya, ano turo ng Diyos? Ituring mo na ang iyong kapatid ay mas higit na marunong kaysa sa iyo. Eman po ba? Iyan ang larangan ng pagiging isang tunay ng mananampalataya. So kaya sinabi sa akin niya, at marami, ang mga kapahayag ang binigay sa atin, at totoo namang mga kabanga-banga, ito ay hindi ipinagmamalaki. Kundi ito sa kapakumbabaan ay binabahagi natin sa iba upang sa kalagayang sila rin naman ay maligtas. So hindi natin dapat ipagdamot yung mga kahangahangang kaloob sa atin ng Diyos. Kung pagsalawag tayo maging parang tubig na stagnant, hindi, ginawa ng Diyos na tayo iligtas upang maging isang makapangyarihang grupo o kalipunan na tunay na maghahasik ng dakilang katotohanan pagdating sa daan ng kaligtasan at ang katiyakan nito ang pag-uusapan. Ano po ba? Sinasabi sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid, sapagkat anumang kalagayan ng tao at uri ng kabuhayan, meron siya. Mayaman man o mahirap, matalino man o mangmang, dakila man siya o aba, ay pare-pareho lamang na umaasa sa Diyos. At sa mga biyayang kaloob ng Diyos, pagdating sa katustusan ng kanilang pisikal na pamumuhay, tulad ng pagkain, nanupat ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay sa mundong ito na ating ginagalawan ay nilikha muna ng Diyos. Ano po ba tayo doon? Ganong kamahal ng Diyos at tao eh, sipin nyo, bago pa magkaroon ng Adan at Eva, God created the heavens and earth. Pagdating sa earth, lahat ng mga puri ng pananin, pagkain, ando na. So, ibig sabihin, ganyan hindi maalagos, matagod, generous ang ating Panginoon, matagbigay. Ha? Bago niya bigay na nangangailangan, ang binigay muna niya, nilikha muna niya, iyong pangangailangan. Amen po ba, mga kapatid? So, tayo, nilagay ng Diyos dito sa loob ng iglesia. Ha? Ay ibinigay ng Diyos ang lahat ating spiritual na pangailangan upang sa pamagitan ng mga karunungan at kaalaman ito. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon ang dumating sa ating buhay, nakahanda ang buhay sa ating naharapin ang lahat ng pagsubok, sitwasyon na alam natin na ipahihintulot ng Diyos na dumating sa bawat isa sa atin. Nakahanda na tayo. Nadaanan na po ba kayo? Nadaanan na po ba kayo ng bagyo? Physical eh. Material eh. Financial eh. Nasero na ba kayo? Hindi. Bakit? Kahit ganun, ang ating isang nag-aalilangan ng tao, ang Diyos sa kanyang sariling kalooban, hindi niya kayo kailanman sabi niya, hindi kita iwan ni pababayaan mo. Ngayon din sa kanyang salita ay kanyang sinabi, hindi kita tatagpupunan. At yan pa ulit-ulit na sinasabi sa atin sa pagkat, kaya tayo ay nakukulangan, eh tayo yung may tagpupunan. Amen po ba? Ha? Tanggapin natin na isang katotohanan nito, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at ito naman hindi na tinitigilan. Palaging ayon sa response natin isinasagawa pagdating ng mga salita na pinararating sa atin sa pamagitan ng kanyang mga bibig o mga tagapagsalita. Kung kaya ang tao ay nararapat lamang at may tungkulin, panagutang alamin lahat kung bakit siya ay binigyan buhay ng Diyos. Tayo, alam ba natin ang dalawa kung bakit binigyan buhay tayo ng Diyos? Bakit?
Sino nakakaalam? Kaya tayo binigyan buhay ng Diyos, hindi paano mabuhay? Even po ba? At maging makabuluhan ang buhay na ito. So yung buhay na yan, pag hindi naging makabuluhan sa harapan ng Diyos, inutil ang tawag dyan. Ang pananampalatayang walang gawa, patay. So kaya sabihin natin, kahit sabihin tunay na tayo ay mga pananampalataya at iniligtas na ating Panginoon, kung hindi rin lamang tayo mapapakinabangan ng Diyos sa pagpapadaloy ng dakilang kaligtasan ito para sa iba, ay kamagabag pa rin ang ating magiging katatayuan sa kanyang harapan. Layunin ng Diyos o hanggat maaari, ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinuman pagkat wala siyang itinangi at kailanman ay hindi magtatangi ng sinuman. Nagpapaulan siya sa mabuti at masama. Okay. Yan ang kagandahan loob ng Diyos eh. Doon sa inyong lugar o sa bayan ba kayo naroroon? Pag ba umulan doon, kayo lang mga born again na umulan na. Eh, at pero naman ang loob sa ayon sa salita ng Diyos. Bakit nagpapaulan siya sa mabuti at masama? Kasi ang Diyos talaga, mahal na yung tao. Eh, natuga. Mahal na mahal niya ang tao. Kaya tayo, merong kata na sinasabi natin, who are we? Ha? Sino tayo para ang Diyos ay maging mindful sa atin? Ganyan niya nilikha o kamahal ang tao na kanya nilikha. Bagamat naantala, naabala sa dakilang layunin ng pagiging tagapamahala, pero hindi naman nawalan o hindi naman ang word dyan na ang Diyos ipinagpatuloy pa rin ang kanyang layunin. Kaya lamang, sa kanyang layunin ang pamahalaan ng tao na kanyang nilikha sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Imbis sa natural men ang namamahala sa sanglibutan ito ay ginawa ng Diyos na magiging tagapamahala ay ang spiritual man. Yung resurrected saints na tinatawag at kasama tayo na nananatiling buhay na babalikan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mas higit ang kapangyarihan at pagtitiwala ng Diyos na isinasagwa sa kanyang iglesia sapagkat alam niya sa iglesia lamang unang matututo ng tao, matututuhan ng tao kagaling ang tunay na pagsunod sa kanyang Panginoon. Amen po ba? Sa iglesia lamang unang matututunan kagaling ang pagiging masunurin, ang pag-alis ng pagiging ng rebellious spirit at ang lahat ng pagsalansang ay lulusawin, tutunawin, aalisin, sisimutin ng banal na Espiritu na pinagkalob sa atin upang sa isang grupong ito, yung mystical body of Christ na tinatawag sa buong mundo, ay maging isang mapagkakatiwalaang tagapamahala sa malugar o dako sila ay dalhin ng ating Panginoong Jesus upang pangasiwaan ang buong sandaigdigan nito, mga kapatid. Iyan ang plano ng Diyos sa atin ay hindi na pwedeng alisin. Kung kaya sa iglesia na kanyang itinatag ay doon lamang tinuturuan, natuturuan at pwedeng turuan ng tao na hindi kaya turuan sa lahat at maging sa pinakamagagaling na institusyon, kolehiyo sa buong daigdig. Harvard, wala yun. Ay tinuturo lang, maganda sa English. Pero paano maging spiritual? Tanong mo, maging tinuturo sa mga ganda na. Ay, sa UST, sa UST ba tinuturo paano maging banda? Wala. Sa lahat ng, ano, ng lugar, institusyon, okay, pagpalagay. Marami tayong mga professional na kilala, naging presidente nga,
Pero tingnan yung mga tao yan. Hindi tinuturo pagpapakumbaba dyan. Pero dito sa loob ng iglesia, kahit sino tayo dito, simula sa apostol hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa loob ng iglesia, natuturo ang paano magpakumbaba. Kahit hindi magpapakumbaba, tanggal ka. Dito sa iglesia talaga, bakit? Kasi ang pagpapakumbaba ay ang kaparaanan ng pagiging na ikaw ay itataas ng ating Panginoon. Amen po ba? Pag wala ka sa katakumbaba, hindi ka pwede itaas ng Diyos. Ha? I must decrease. Oh. He must increase, sabi ni John the Baptist. Kaya dito sa atin, kita mo, dito ang mga tao sa katotohanan, baga ba tayo dinalan rito na matitigas ang ulo, puso, dating mga walang gaga, pero may natututuhan natin gumalang, amen po ba? At sa mga namumuno, sa mga tinalaga ng Diyos, na talaga naturoan tayo kung paano magpasako at sumunod sa pagkatiya ng kaligtasan. Ha? Sabi ni Jesus, isumunod kayo sa atin, maliligtas kayo. Kaya ito mga kapatid, nagpapaulan siya sa mabuti at masama. Bakit? Sapagkat para ipakita ng Diyos sa lahat ng tao na kahit mga masamang tao ay makakakaibig galing sa ulan na kanyang pinadala. Dinidiliga ng mga halaman, inaani ng mga magsasaka. Kaya hindi nagbibigay ng hangin upang mabuhay ang tao at ang lahat ng kanyang mga nilikha. Ito ay pinagkaloob niya na walang bayad. Ang malawak na karagatan upang may makain ang lahat. Pero sa tribulation, itong dagat na mayaman sa pagkain, sa mga isda, sa lahat mga bagay na makakain. Isipin nyo, one third dito. Ha? Ay talagang malalason. Kaya tagutong na dati sa tribulation period, bakit nyo mga kapatid, grabe. Isipin nyo, wala nang mahuhuling isda dyan. Kaya dahil maging yung lason din. Kaya din binigay ng Diyos ang mga lupain upang maging mayaman sa mga pananim, mga bundok, at ang mga punong kahoy upang ang mga bunga ngayon ay maging pinagkukunan ng lahat ng mga bagay na kailangan ng tao bilang kanilang pagkain araw-araw. Kailangan pa ba natin isa-isa yung lahat ng kabutihan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa tao na kanya nilikha para lamang natin makita at manawan na mayroong kaisa sa Diyos na nagtutustos ng lahat ng kailangan ng tao. Mabuti man o masama. Kaya naman, iba ang pagtutustos naman niya sa kanyang mga anak. Amen po ba mga kapatid? Una sa lahat, matapos tayong maligtas, tinutustosan tayo ang pangunahing pangailangan sa bagong buhay na ito na ipinagkaloob niya sa atin. Ano yun? Ang espiritual na pagkain. Ang espiritual na pagkain na ating kinakailan siya nagiging sandigan. Katunayan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ito rin ang nagpapatunay na naunawa natin ng Diyos, nating kilala natin ng Diyos. Kung kaya sa ganung kalagayan, natutuhan natin, iganap, sundin, magpasakop, naging karanasan ang mga salita ng Diyos, sapagkat ang salita ay Diyos. Amen po ba mga patid? Sa kalalagayan ng pagkahulog ng tao na siya'y magkasala, ay tuluyan ng nadimlan ang puso ng mga tao at ang kanilang mga kaisipan na ang mabuti at ang masama ay nasa kanila ng mga kamay na hindi katulad nung hindi pa ito nagkakasala. Ang mabuti at ang masama ay ang Diyos lamang ang nakakaalam at ang tunay na nakakaunawa. Kina niyo mga tao ngayon, at alam niya siyang mali, sasabihin niya siyang tama. Inaitanim lang ni Satanas yun eh. Ay, pagiging mga makatwiran. Kaya ang tao ngayon, konting sitago na, makakatwiran, nagdadahilan. Wala na, eh, hindi na yung magkakaintindihan mga kapatid. Kaya, sa kabutihan ginawa at kadakilaan pinakita ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, ang mga taong ito, sila na walang kilalang Diyos,
ay nananatili pa rin manhid sa kalagayan ito. Walang kinikilalang Diyos. Kaya maliban na buksan ng Diyos ang puso at ang kaisipan ng isang tao, ay wala siyang makikilalang Diyos na lumikha ng mga bagay, ng lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga pangangailangan ng tao para lamang siya ay mabuhay at maging makabuluhan ang kanyang buhay. Katulad na sinabi ko sa inyo, isang buhay na kapakipakinabang. Sabi ng Romans 1:20-23, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikita maliwanag sapagkat ang to sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Kahit kilala nila ang Diyos, paano nakilala ang tao ang Diyos? Kahit nung una pa, bakit? Sapagkat dahil sa mga bagay na kanyang nilikha. Kasi isipin, sino na gumawa nito? Kaya isipin ang Diyos, may tao. Eh, sasabihin ng tao, may Diyos. Kasi isa na, nakabaligtan. Ha? Ngayon, sa atin naman, iba yung kilala tayo ng Diyos. At iba yung pagkakilala natin sa Kanya, magkakilala. Ang tao, kilala nila ang Diyos, alam lang nilang may Diyos dahil sa mga bagay na nilikha. Eh, may po ba? Pero tayo, sabi at ang personal encounter with God. At ito'y nangyari, di ginawa ng Diyos na maging isang kaloob sa atin sapagkat kung hindi mo rin lang makikilala ang Diyos, ikaw na ang pinaka. Sabi na kasabi, pinakamahalaga sa tao sa mundo ito. Bakit? Pagbalik natin Panginoong Jesus, ang babalikan niya, yung labang nakikilala niya, alam mo ba? At yung nakakakilala, labang sa kanya. O saan ba susumpungan ni Jesus yan? E di sa iglesia na kanyang itinatag. Imposible naman babalikan ni Jesus yung iglesia na hindi naman niya itinayo. Hindi naman niya itinatag. E that is napakalayo sa katotohanan niyan, mga kapatid. Kaya tayo, sigurado naghihintay. Bakit? Kilala natin yung darating eh. Ewan po ba? Sa pamagitan ng Espiritu na pinagkaloob sa atin. Lahat na marami na kaming nakikita mga preaching, mga... Siyempre, tinitingnan din naman namin ano, kung meron tayong kapareho. Ha? Kung meron tayong kapareho na pinagkakaloban ng mga kapareho kapahayagan. Pero sa ngayon, mga kapatid, wala pa po tayong nakikita. Ha? Siyempre, gusto rin naman natin malam kung tayo merong kakaparehong doktrina sa isang espiritu, sa isang pananampalataya. Hindi ba maganda yun? Kaya nun, talagang niloob ng Diyos, mga kapatid, na nakalagay doon na sa bawat bansa ay talagang isang apostol na mailalagay doon. Ngayon, may tanong. Ikaw isang apostol lang sa isang bansa. For example, sa atin, ang populasyon ng ating bansa is mahigit 100 million na. Totoo ba yung 100 million mahigit? Ililigtas ba ng Diyos ang lahat nila? Pero sabi ng salita ng Diyos, kalooban ng Diyos. Yun ang kanyang kalooban hanggat maaari walang tao mapahamak. Gusto niya maligtas eh. Pero dahil nga sa iyong kalaban ng Diyos, which is Satan, yung ang iyong adversary na nagkontra sa Diyos, eh wala namang ginagawa niya kundi lukohin at lukohin ng tao. So natural, ang Diyos ay babasi lamang sa kung ano ang naging kapasyahan ng tao. E nagpunto, kung gusto mo mapamak, hindi mapamak ka. Kung gusto mo maligtas, maligtas ka. Ngayon, may binigay na para tuntunan ng Diyos. May binigay ng kanyang mga kontrata. May binigay ng mga kasunduan na kinakalang sundin natin at walang ibang susundin kundi kung ano ang kalooban niya.
Kaya problema, tao ayaw ganun. Ayaw ng tao na makinig. Kaya simula noong likhain ng Diyos, ang langit at ang lupa, simula ng likhain, ang unang tao. Sa panahon ni Noe, noong gunawin ng Diyos, isang daigdig, abundantig yan ha, ilang tao lang inaligtas, kapatid, walo. Noong sunugin ang Sodom at Gomorrah, a population of 200,000 na tao, ilan na natin na? Sigurado ba kayo? Hindi ba apat? Tatlo, tama kayo. Kasi yung asin, hindi pwede isama yun. Kaya meron tayo, may asin dyan. At alam ba ninyo, isang asin, maraming asin, ano tawag dyan? Kasalanan. Kaya isang kasalanan, maraming kasalanan, kasalanan din. Kaya ang ibig sabihin po nun, ang Diyos kailanman ay hindi maaaring mag-tolerate ng kahit na isang asin. Ano po ba? Naniwala ka na doon? Hindi siya pwede mag-tolerate ng kahit na isang asin. Ano ba yung asin? Isang kasalanan. Kapatid, yun yung may kasama ano lang yun. Yun ang ibig sabihin yung titignan natin. Ano? So, ay ganon tayo ay ginagawang ng Diyos ay sa isang banal na pamuhay. Kaya nga, pag sinabing banal, zero sin. Kaya po ba tayo doon? So, tayo pag sumasamba nito, meron ba tayong asin or zero sin? Kapatid. Siyempre, dahil sa repentance, nawawala yan, pinapatawad ng Diyos. At yan ang gusto makita ng ating Panginoon sa atin. Yung spirit of repentance ay palagi sumasa atin every time. O sa araw-araw natin pamuhay sapagkat hindi maaaring hindi dumarating sa tao. Sabi nga eh, na siya magkasala sa iba't ibang kaparaanan ng kasalanan. Yung tinatawag na sinasadya at hindi sinasadyang kasalanan. Sin of omission and sin of commission. Kaya sinabi natin Panginoong Jesus kay Pedro, hugasan ko ang paa ninyo. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, bumano na. Buong katawan na, paliguro mo na. Parang gano'n ibig sabihin ni Pedro sa ating Panginoon. Hindi, bakit paa? Kasi ang paa natin lagi nakatugtog sa lupa. Amen po ba? Hindi maaari, hindi maaari kabukan, hindi maaari, hindi mapuputikan o madudumihan. Kaya yung paa natin, ay kinakailangan maging pangunahing pinangangalagaan natin. Ha? Kung saan siya pupunta. Amen po ba? Binabantay ba nila yung paa? At hindi, tungkol ng bawat isa sa atin. At patuloy naging isang bahayag na katotohanan sa atin lahat na maging sa pagtuklas ng dakilang katotohanan ay pinipilit pa rin ng tao ang kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling karunungan at kaalaman at maging na kanyang sariling kapangyarihan. Ang pagpipilit na malaman ang dakilang katotohanan sa pamagitan laban ng kanyang sariling kaisipan. Walang tao makagagawa niya. Kung kaya hindi na kaila sa atin kung gaano higit at nakararaming mga tao ang naligaw na ng landas at patuloy pang maliligaw. Ang mga napahamak na at ang patuloy na mapapahamak pa. Gayong ang Diyos sa kanyang sariling kalooban. Hanggat maaari gusto niya iligtas ang lahat ng tao. Alamin ang mga katotohanan. Gayun pa ba, katulad na sinabi ko sa inyo, na ang tao sa kanyang sariling pagpapasya, doon siya mapapahamak or doon siya ay ililigtas.
pagiging bibig ng Diyos. Pag ginagawa po natin ang sharing, pagpapatotoo po ang pagsaksi, tayo'y nagiging masamyong halimuya sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba tayo doon? Masamyo tayong handog o halimuya na ibang sabi, inaamoy ng Diyos yun. Ipata yung senso. Bakit? Kasi ang bayan lamang ng Diyos ang may karapatan, may kapangyarihan magdala, ha? At magpahayag ng dakilang katotohanan nito. Kaya sabi ng salita ng ating kanino, sa mga naliligtas at mga napapahamak ay masarap na sambyo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi yun talaga ang anubig. Ang resulta ng tunay na ebanghelyo, may maniligtas, may mapapahamak. At sa kanila naman, na mga napapahamak naman, at diadala na ebanghelyo ng kapahamakan, sinaalingasaw kay Kristo. Nabasa po ba rin yan? Ha? Alingasaw, ibig sabihin, walang dating, walang kapakipakinabang, kundi ang mga inaayag ay pawang mga daan ng kapahamakan. At ang kaparusahan wala hanggan sa tinatawag na apoy ng impyerno. Sinabi ng Diyos, heaven's higher than earth. So God's ways above our ways and His thoughts above our thoughts. Na hindi nagpapakilala lamang sa atin ng tao sa likas nitong karunungan at kaalaman ay hindi kailanman maaaring makaabot sa sukatan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, sa pagpapaliwanag tungkol sa salita ng Diyos, sa pagbibigay ng interpretasyon patungkol sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang aking daan ay hindi yung pagdaan. Pero liba na lang na matanggap ng isang tao na niligtas ng Diyos ang kanyang espiritu, yan, siya ay makakabot na sa sukatang ito. Nangaling na ang kaparaanan ng Diyos ay magiging kaparaanan natin. Amen po ba, mga kapatid? Kaya huwag ipagpilitan ng isang tao na siya ay sinugo ng Diyos at may karapatan tungkulin na ipangaran at ituro ang mga salita patungkol sa daan ng kaligtasan kung hindi rin lamang niya naranasan una sa lahat ang pangangailangan ng tao na mabautismuhan sa Espiritu Santo. As rain and snow water the earth, making it fruitful, so God's word will accomplish its purpose. Hindi ito babalik na walang bunga. At kayo ay naging bunga ng ulamiyan na ipinadala ng Diyos dito sa sanlibutan. Amen po ba tayo? Kayo ang naging bunga. Hindi pwede bumalik sa Diyos na zero, kundi may bunga. Kaya kayo na naging bunga ng tunay na paghahain ng Diyos, mamunga kayo. At sinabi natin, Panginoong Jesus, ako ang puno ng upas, kayo ang mga sanga. Ang hindi, ang sangang pinutol, hindi ito makapamumunga. Samantalang ginagawa dito sa puno na ubas, pinatabasag, parang ba yung tanbos? At ano, tuhusan nyo yan, tuhus mo. So tayo ganun. Bilang mga sanga, kinakailangan pungusan tayo. Amen po ba? Upang lalong magbunga ng marami. Sa maraming mga bagay na kung saan ipinakita na ng Diyos ang kanyang daan at mga kaisipan ay higit na mataas kaysa sa tao. Ano ba? Sa isang kaparaanan. In pardon. Ha? Sa pagbibigay ng pagkakataon sa tao na magsisi o magpatawad, men never would have planned pardon for enemies. At tao, pagkalaban niya, hindi ang patatawarin. Amen po ba? Likas na yan eh. As God did, at ginawa nito ng Diyos for those who devote themselves to destroy.
Anak niya na kalulaban ang ating Panginoong Yesus o kumalaban sa Kanya. Yung mga Hudyo ng pahirap sa Kanya. Sa pagitan ng pagpako sa krus niya at kamatayan doon, inanyayapang ang tao na maligtas eh. So walang pinapang, walang pinipili. So ibig sabihin, pagdating sa pagpapatawad, pagdating sa pagliligtas, ang Diyos walang pinipili. Amen po ba? Because He is not respecter of man. Sa tao, men seek revenge on all such and harbor malice and hatred. Whereas, God planned redemption and untold glories for His enemies. Ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga kumakalaban sa Kanya ang hindi maipaliwanag na kaluwalhatian. Diyan niya nakalating kaibahan ng my ways is not your ways and my thoughts is not your thoughts. Susunod, isa pang instance na ang Diyos ay napakalayo ng kanyang kaparangan sa tao in number of offenses sa bilang ng mga pagsatansan sa paulit-ulit na pagkakasada under favorable and special circumstances men forgive a few times. Ang tao din siya nagpapatawad yan eh. Pero very minimal lang yan. Ano? But they are prone not to give, forgive. Not to forgive after repeated offenses. Pag ang tao nakasala sa kanya, o kanino sa mga tao nasa labas, o nung din kakasala, hindi nila patatawarin eh. May inis na yan eh. Ha? Yun ang ugali ng tao eh. Samantala, God forgives freely, many times, and as completely and lovingly the last time as the first. Kung paano nagpatawad ang Diyos sa una, ganun din niya patatawaran lahat hanggang sa kaluluyan. Ibig sabihin wala sa itinatangit, at hindi ka natawad, patatawarin ka. Sabi ni Peter, Panginoon, ilan ba siya papatawad nun? Ang kapatid, baka yung magkakasala ang mga kapatid laban sa atin na siya ay ating patatawarin. Sabi ni Peter, magigas ang mga pito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa mga pito. Kundi hanggang sa mga pitong pito. Isipin mo, walang, ibig sabihin, hindi ka pwede sawaan sa pagpapatawad. Amen po po. So ito yung isang ugali talaga na nais ng Diyos na makita sa atin. Na tayo lahat ay maging mapagpatawad. Natural, kapag ay isang tao na talagang niinis sa atin, galit sa atin, misa may pagkakamay, may marami pwede marapin ng mga iyan. So, basta tayo, relax lang tayo. Pero dumating pagkakataon na lumapit sa atin, lalo na sa ating mga kapatid sa parang palataya, so ba't hindi natin patatawarin? Diyos nga, walang hindi pinatawad. Kaya tayo lahat ay subject talaga sa pagiging katulad ng ating Panginoon. Simula na siya hagupitin at tsaka pinakamasaklap, duran yung muka. So yung batalyon, gano'n maraming tao yun. Marami yun. Ay, bawat isa nakapila yun, duran ng muka ng ating Panginoon Jesus, katulad na sinabi sa atin. Kaya na picture ni Isaiah na hindi na siya naging mukhang tao. Kaya lalong mga tao nagkakit sa kanya, nasuklam na sa kanalagayang iyo ay talagang kitang-kita natin na siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay itinuring na kasalanan. Kaya naman ito tayo ngayon. Tayo ay naging recipient ng dakilang kaligtasan ito na pinagkaloob ng Diyos sa buong sanglilingkod. E may grupo na kasama tayo, isinama tayo ng Diyos. Pagkat sa simula pa ay kinilala na tayo ng ating Panginoon. Isang pangalibawa ng ang Diyos ay kakaiba ang kanyang daan sa ating mga daan sa bilang ng mga nagkasala sa kanya.
sa dami ng mga taong nagkasala. Sa kalagayan ng tao, men may pardon or forgive one person or a few who injured them. Meron mga tao na pagkakasala sa kanya, isang tao, makauti, ilan lang yan. Humahanap lang siya ng isang pagkakataon or chance na bumalik na sa ganun, papagali pa yung tao. O sa dami ng bilang na nagkasala. Pagdating sa ating Panginoon, meron ang wounded king na siyang puno-puno ng kasalanan, lahat ng tao pinatawad niya. E may pupuntahin doon. Samantala, sa tao, sa likas na kaalagayan, isa, dalawa, kung hindi niyo patawarin, pero pagka isang tambak na tao lang, gumawa ng kasalanan sa kanya, hindi niyo patawarin, naiinis na niya. So dahil pa natin, malaking kaibahan. God forgives all na walang itinatanya, regardless of number of offenders. Kaya nga sa John 3:16, and God so loved the world. O doon lang, napakaganda ng talata na binigay ng Diyos yan, na talagang alam ng Diyos ilan lang yung maliligtas. Pero ang kanyang kalooban ay ligtas ang lahat ng tao. Isa pang instance na ang Diyos ay mas mataas ang kanyang kaparaanan sa kaparaanan ng tao. Hindi namili ang Diyos ng uri ng kasalanan. Lahat ng kasalanan dinala niya sa krus. Samantala, men usually limit themselves as to what kind of offenses they will forgive. Namimili pa ang tao. Pero sa Diyos, wala siyang pinipili. Patunayan niya eh, bagay pinakapusakal na si Pablo, tinawag niya eh. Even proof, mga kapatid. Sabi nga, sa lahat ng mga makasalanan, ako lang pinakapusakal. Pero hindi nakita niyo. Pero sa kalagayan na ugali ng tao, ang tao nililimitahan lang na lang sarili kung sino talaga o anong uri ng paglibak, pagsangansan sa kanya ang kanyang patatawarin. But God has no qualifications on this point except the offense of rejecting the only means of help He can offer. So wala na, ikaw nila offer na si Christ. Pag i-reject ng tao, magda ka lang na nag-reject kay Kristo. And then po ba tayo mga kapatid? Kaya sinasabi ko sa inyo, Matthew 12:31-32, ang bawat kasalanan at kapusungan ay papatawad sa mga tao. Datapot! Ang kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi papatawad. Ang sino magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay papatawad sa kanya. Datapot ang sino magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi papatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Ako, napakarami mapapahama. Hindi lamang may reject ang Espiritu Santo, ayaw nilang marimig ang Holy Spirit. Ewan po ba? Kawawang mga tao yan. So dito sa talata ngayon, dito na nagpapatunay ng Espiritu Santo, Diyos, ewan po ba? Isang pang halimbawa, na mas mataas ang kaparaan ng Diyos, ang kanyang daan sa daan ng mga tao, ang kanyang kaisipan sa kaisipan ng tao, in degree of offense, sa bigat o timbang na ginawang kasalanan, men will forgive if an offense is small enough to be of any great injury to them. But God will forgive the greatest and the most aggravated offense against Him. Kita nyo, walang pinipili ang Diyos. Talagang pagdating sa namang uri ng pagsalansang, kasalanan laban sa Diyos, napapatawad talaga ng Diyos. So dito'y kita-kita natin ang mga iba't ibang instances na kung paano ang Diyos ay talaga napakaiba at malayo ang kanyang kaparaanan sa kaparaanan ng tao at ang kanyang kaisipan. Men may be willing to forgive if it does not cost them too much and they can see that such is to their advantage. But God gave the most precious gift of heaven,
that he might have the basis of forgiveness for his enemies. God redeems on the basis of personal suffering. Jipin nyo, bago pa tubusin ng tao eh. Dumipede pa to sa kagihirap ng Kristo. Ha? Dumaan pa. Kinakailangan magkatawan. Tao ang salita. Upang magpahirapan at anin ang kamatayan, alam-alam sa kaligtasan. At iyon ang mga kapatid ang ilalim natin. Iyon ang naging kaloob sa atin ng Diyos. Iyon ang napakagandang gift sa atin ng ating Panginoon. Na hindi sa tayo mag-suffer, mahirapan, parusahan, patayin, inaakunan na ating Panginoon Jesus. Amen po ba? So wala na. Sabi niya ay pinaka. Grabe, pinakamabigat na kapalit ang ating kaligtasan, ang buhay ng Diyos na nagkatawang tao. Ayaw ko magkamisan. Hindi iniisip yung mga tao na nakarasan ng kaligtasan. Mawawala ka pa sa kaligtasan. Hindi na iniisip. Sabi nga, muli nila na pinapako sa Jesus sa krus. Sa ganun lang ginagawa. Man would have punished the guilty and satisfied justice. But God punished the innocent. Isa ating Panginoon Jesus ito. To justify the guilty. In fact, the whole program of reconciliation of enemies to God is on such a high level that men never could have planned it. Diyos lang ang nagplano nito eh. Kaya kung ano iniisip ng tao para lang maligtas, tapos na yan. Naiplano ng Diyos yan, nagawa na yan. Wala tayong gagawin kundi sundin lamang ang mga bagay nito. Kaya sa ganitong kalagay ang mga kapatid, ibinigay na sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga salita patuloy na tumutustos sa kaligtasan inyong tinanggap upang mamaintain ang dakilang kaligtasan nito at kayo magiging lalong nakapreserve sa paghihintay sa darating na Panginoon. Nais ng Diyos na mamuhay at gumawa at kumilos ang tao na kanyang niligtas sa pananampalataya na hindi dapat na bumabatay sa mga bagay na nakikita lamang, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Datapot ang tao sa natural at likas niyang pamumuhay ay umaasa at gumagawa at namumuhay lamang sa mga bagay na kanyang nakikita. Gayun tayo ay inalis na ng Diyos sa ganitong kalagayan. Kaya sabi nga, hindi tayo bumabatay sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kalooban ng Diyos para sa mga tao na kanyang niligtas ay ang gumawa sa pamagitan nila ng mga hiwaga at ang mga misteryosong kaparaanan. Samantala, ang sa natural at likas na kalagayan ng tao ay ang gumawa sa natural na mga kaparaanan. Datapat hindi sa ganitong bagay o kaparaanan tayo ay tinawag. Romans 8, 5-9. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi niya maalit. At ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. At yan ang tatak ng inyong katubusan. Ang nananatili at ang nakatirang Espiritu Santo na tinanggap natin na mula sa Diyos. Nananaan ang Espiritu Santo
in a sense, and sa pagkakaroon ng in union with the God. Amen po ba? Sa magitan ng Espiritu Santo na sumasa atin, hindi talaga personal yung Espiritu Santo na nakatigil dito. O sinasabi nakatira yun sapagkat tayo na nanatiling nakikiisa in union with God. Amen po ba? So dyan tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na ang Espiritu Santo ay ang tatak ng inyong katubusan. Pasalamatan natin, mga kapatid, ang ating Panginoon.